Ayan, kumusta sa inyo mga bro? Sa video ito is pag-uusapan natin paano ka makakapag livestream, believe it or not, sa halagang 10k to 15k lang po. So, ano ba kailangan natin para makapag livestream natin? Siyempre, kailangan natin ng PC guys. So, sa PC guys, merong mga PC na 4k to 10k lang po ang price, tulad po nabili ko sa Facebook po, sa Buy and Sell na group. Nabili ko po itong computer ko, ipapakita ko po sa inyo. Ayan, na may monitor, merong ano, CPU, may keyboard, at saka may mouse. So, sa halagang 7,500 po, nabili po ang PC na ito. And then, syempre, kailangan natin ng camera. Marami po sa Lazada yan, mumurahin lang po. It's only 260 po na camera po para po sa iyong sarili. At saka it's 260, so bale 400 na lang. Saka processor po, yung processor ko po ipapakita ko po sa inyo. So yung processor ko po is AMD Athlon X4 760 chip na may dalawa lang po yung core. 2 core lang po siya at saka threads na 2 din. Yan lang po yung core ko, yung processor. Bali, nag-upgrade lang po ako ng konti. 2 core lang din po yung na-upgrade ko. So, sa GPU naman, meron pong GPU na, ano, mga video card na yung mga tag 2,000 lang po tulad po neto. Hanap tayo, ha? Saglit. So, itong processor na to, ito po yung nabili ko. 1781. So, galing po sa ng China. Ito lang po yung binili ko, yan. Kung makikita nyo sa camera natin, yan po yung ano ko. Yung aking, yan po, yan po siya. So, bale, 2,000, yan, parang 1,781, pero 2,000 na pati shipping fee po. Yan, magagamit po yung GPU, yan. At syempre naman, V8, ayan, meron tayong V8 dyan. Pero bitin yan ha, pero sa inyo pwedeng V8 na po yung bibilhin nyo. At saka microphone yung ginagamit natin ngayon. So, magkano ba yan? Yung ano, V8. So, marami po tayo dito. Isang set na po. Meron na siyang mics. Mic holder. Ito po, parang ganito. Yan, 499. So, pagpalagay na lang natin na V8 is 600 pati shop. Shipping fee. So, ring light. Ayan. Kailangan din natin ng ring light. Siyempre. Ito lang kayo ng Lazada o Shopee ba? So, marami dyan. Ring light, yan, mamurahin. Yan yung ring light ko po, ito po yung ring light ko. Ayan. So, ang papatay natin yan. Di na po bumili, yan, di na po ako bumili ng ano, ng stand. Kumbaga, wala nang stand yung binili ko. Mura lang yun, 100 plus lang yun eh. Ginawan ko lang siya ng stand na parang kahoy. So, ganyan. So, magagamit mo na siya. So, 200, okay na yan, 200. Merong tig 200. So lagay na natin 400. So na-add ko na lahat po yung ano, yung lahat ng price na-add ko na po. It's calculate, it's all 12,200. So sa halagang 12,200 meron ka nang magagamit ng mga kagamitan po para sa streaming. So pagkatapos mo nang nabili, kung meron ka na mas okay, kung mas malaki yung specs ng computer mo, mas okay kaysa sa akin. Sa akin lang kasi yung computer ko is low specs lang po. So pag meron ka na yan, kailangan mo na ng isang application po, OBS at saka e-power mirror. So unahin natin sa e-power mirror guys. Sa e-power mirror, ito po yung gagamitin natin para po yung display po ng phone natin, kung ano yung naka-display, anong game yung nilalaro natin sa screen, is di-display po dun sa computer. Ganun po yung gagawin natin. So, ang iba nito is pag mag-download ka po, meron po siyang watermark po. Halimbawa, open ko lang po siya. Ay, ayan, so kung na-open na po natin siya, ayan po siya, e-power meron. So, pwede mo siyang i-connect sa Wi-Fi o sa USB. So, ang ginagamit ko, malapit sa akin yung router, so Wi-Fi yung ginagamit ko. Pwede mo rin siyang i-debug to USB po. Yun mo lang yung debugging. So, dito tayo sa aking phone. So, pag meron ka ng e-power mirror dito, maglalagay ako ng link paano to i-download po na walang watermark.
merong mga VIP account yung parang may crown dito. Kasi pag wala kang VIP na ano account is meron siyang watermark po sa naka-display dito sa screen po ng ano, i-power mirror dito sa PC. So, ang una kong pong gagawin dito, punta ka, kung wala po kayong i-power mirror sa Android o sa iOS nyo, punta kayo ng Play Store. Type nyo lang dito sa taas, i-power mirror. Kasi ito yung i-power mirror yan. Ito yung gagamitin na application dito sa phone para din ipasa nyo yung naka-display sa yung phone patungo sa computer po. Kung wala ka pa neto, mag-install mo na tapos open natin. Pagkatapos mo open, ganyan na po yan. So naka-open, na-open na po yung e-power mirror dun sa PC. Tsaka i-open mo rin po yung e-power mirror mo dito sa Android o iOS mo po. So pagkatapos niyan, pindutin mo lang po yung e-power mirror dito sa PC, sa Android phone po. Ayan. So madidetect niya po yung ano, yung e-power mirror din po sa PC. So ito po yung pangalan ng aking PC desktop, 41243R. So pindutin ko lang po yan. Tsakos pwede mong i-mirror ang PC mo to phone, pwede mo rin i-mirror yung phone mo to PC. So ito yung kailangan natin, mirror my phone to PC. So nakikita nyo, merong start dito sa phone ko, tsaka meron ding start dun sa PC. Pindutin lang po natin yung start dito sa phone. At yan, na-display na po natin yan. So, kung ano yung naka-view dito po sa phone, is yun po din po sa PC. Yan. So, pag-swipe ko dito, magsa-swipe din po siya. Very responsive po yan. Ayan. So, na-view na po natin. Wala po siyang watermark. Kung ano po yung madi-display dito po sa phone nyo, sa Android phone o iOS nyo po, is madi-display din po siya dun sa PC. So, limbawa po is laruin natin dito is sa Mobile Legends. Ayan. So, automatic naka-landscape yung ano, i-power mirror po sa ating PC. Ayan. So, ito pong ano, yung parang record nasa gilid sa phone ko po yan kasi nagre-record din po ako ng phone ko ngayon, computer. So pagkatapos yan, nakapag-display na po tayo. So nakapag-mirror na tayo. So pwede natin itong i-minimize muna. Ayan. So kailangan natin ng application na to. Itong OBS Studio. So paano ba download to? So punta ka lang po ng Google, syempre. Ayan. I-type nyo lang po dito, OBS. Ayan. Pag-enter nyo po yan, may OBS broadcast software to download. So yan, dito sa download guys, ito naman para sa Windows, dito kayo magda-download. Ito naman yung para sa Apple, yung mga iOS at saka sa Linux. So kung Windows ka, katulad ko, Windows din gamit ko. So pindutin nyo lang po to at automatic magda-download na po yan. Pero hindi ko na po pipindutin kasi hindi na po ako magda-download kasi meron na po ako. So, pag meron ka na yan, open mo lang. Ayan. So, sa akin naka-launch na pala. So, nakapag-open na tayo. So, ito po yung itsura ng OBS. Ito po yung display ng screen mo sa during live po. Halimbawa, kung anong view mo doon. Ito po yung essence. Pwede po tayo maglagay ng mga essence ito. At mga, ito naman yung mga source na panel ito. Maglalagay ka ng camera, yung view ng gameplay. Tsaka ito naman yung mga audio mixing po. Kasi, limbawa, yung camera mo gusto mo mute. Kasi yung camera minsan meron siyang microphone. O kaya yung headset natin, pwede natin i-mute. Kasi yung headset natin, may mic din. So, dito tayo mag-mute to. Ito yung mute po. At saka sa ano naman, ito namang feed essence transition. Ito po yung transition ng essence. Halimbawa, sa essence 1, essence 2, papunta ka ng essence 2. Ito yung ano niya. Dito tayo, may control sila dito, may setting. So, ito po yung ano, view niya. So, pagka na-view mo na po yan,
So ang una nyo po gawin, at saka na kapag mirror na po kayo, mag-add lang po kayo ng resource, pwede nyo pong pindutin tong plus na to, at saka pwede nyo pong i-right click dito sa sources. At saka punta ka ng ads. Tapos punta ka ng window capture. Ayan, kalagay mo lang kung anong gusto mong pangalan. Sa akin, ML. ML display. Kasi dito natin i-display yung ML. Yan. Tapos, pagpunta mo dyan, hindi pa po siya naka-view. So, kailangan nyo lang po huwag nyo i-minimize to. Kailangan naka-display to sa desktop para po mag-view siya doon sa OBS. So, punta ka ng OBS. Again, pindutin mo lang tong OBS. Tapos, hanapin mo to dito sa taas, sa window. Hanapin mo yung min para po ma-view yung ating gameplay. So, itong e-power mirror min. Pag pinindot nyo po yan, so kung ano po yung naka-display dito po sa e-power mirror, is din, yun din po ang i-display dito sa OBS. Yan po. So, yan, meron na siya dyan, pwede nyo lang i-resize. Pag resize nyo naman po, pindutin nyo lang yung, ano, itong gilid. Yan, i-drag nyo lang po. Yan, drag. I-cache nyo lang po. Tsaka i-move nyo baba. Yan, pwede na po yan. Napaka-simple lang po yung ano. Pero yung iba, yung setting talaga binabago. So, ang gusto ko guys, ayaw ko ng landscape kasi pag mag-browse po yung mga user ng ano Facebook, madali lang po siya ma-swipe pataas. So, ang kailangan ko dito is yung naka-portrait. So, punta ka lang po ng setting. Ito po yung best setting po para po sa mga lost pics po na gusto mag live stream. So punta ka lang po dito sa video. Pagkatapos mo ng setting, punta ka ng video. Yung video resolution, yung canvas resolution natin dito sa OBS, kailangan na lagay natin 820x720. So yan po yung pinaka the best na resolution po para po sa mga lost pics po na mga computer. So tapos yan, copy na, highlight nyo lang, Control C, tapos copy niyo po dito, dito po sa output. Yan, copy niyo po dito naman sa ano, sa draws downscale filter. Itong 16 sharp scaling 16 sample, ito lang po yung pwede natin. Kasi at saka sa ano naman, sa FPS naman, wag na yung 60-30 na lang po tayo kasi fine din naman ni pareho lang naman din. Pagkatapos nyo may setup dyan, setup nyo rin po dito yung output po ng video. Kumbaga, output ng ng ating ano live. So sa encoder guys, wala, di ma-read nyo pong yung GTX 730 ko po ay hindi po ma-read. So normal lang po siya na encoder sa motherboard lang po. At saka sa ano man, rescale output, yung sa output po ng ano video natin ito, 720 na copy po natin, ilagay na lang po din natin, highlight natin, saka control B. Sa rate control naman po, CBR lang po, okay na po. Sa bit rate, 2.5, depende po ito sa lakas ng ano nyo, lakas ng internet connection. So akin, pwede naman 2000 dyan kung medyo mahina. Meron naman yung ba 3.5 o 3,000 bitrate. So sa akin guys, 2.5 lang po yung nilagay ko kasi yan lang po yung kasyang-kasya po sa pinakamalakas sa akin at saka di naman po pinakamahina. Yan po yung kaya niya. Sa keyframe naman po, 2 lang po natin ilalagay. So the higher is equal to CPU. So kung less CPU po tayo, yung pinaka-higher po. So ultra fast po yung nilagay ko. Sa profile, high na lang po din yung nilagay ko kasi ano, sa tune naman, wala po yung problema, pwede nyo po lang lagay ng none. Kaya pagkatapos yan, apply nyo lang po. Apply. Tapos, okay. So, yan. So, medyo maliit na po siya. Ang gagawin lang po natin itong, malaki na po masyado itong ating display ng email. So, idadrag lang natin to para po lumiit. Ayan. So, kakasya natin siya dito. Ayan. So, makikita nyo, masyado siyang thin at saka malaki yung ano ko. Ito po yung display ng ating live stream. So, makikita nyo, napaka-thin po ng ating, ano, napaka-thin po ng ating email. So, ang gagawin nyo lang po dyan is itong down na to, i-hold nyo po yung press ng shift.
Tapos pindutin niyo lang po ito, i-drag niyo para po siya. Ayan, kasya lang. Mga kasya doon basta gusto niyo yung ano, size. Ayan, pwedeng ganyan. So, kung ano po naka-display dito, sa phone ko, pindutin ko lang. Ito po yung re-display dyan sa inyong, sa ating live streaming. So, kung limbawa, yung gilid is kukuhanan nyo. Ito, halimbawa, ito. Itong gilid, yun yan. Balik ko lang nga, shift. Tapos yan. Alt naman po yung pindutin nyo. Yung alt, pag i-hold nyo po yung alt, press, hold alt, press nyo. Tapos pag i-drag niyo po, makakat po siya. Di po tulad ng chef. Sa chef naman, pag i-hold niyo, is mare-resize lang po siya. Di siya makakat. So kung gusto niyo i-cut ng konti dito para mas maganda, pwede niyo i-hold yung out at saka i-cut niyo tong medyo maliit na bahagi dito, yung hindi kailangan. Ayan. Tapos shift niyo naman para po kumasya siya doon sa gusto nyo. So, sa OBS po natin, meron na tayong display ng email. So, ang kailangan na naman natin nito is kailangan naman natin ng camera. So, pwede nating may camera na tayo, na-install na yung camera nyo. So, mag-a-add na kayo dito sa source. Pwede nyo itong pindutin itong plus na to at pwede nyo lang po i-right click mag-add. Pwede rin dito po. Diyan, pwede rin dyan sa screen natin. So, pwede na rin dito. So, mag-a-add tayo ng camera sa window capture device. Ayan. Lalagay natin dito, camera, pangalan natin. Camera. Ano ba to? Ayan. So, sa camera guys, ito po yung camera ko. Ayan. Yung camera UEC. Si okay nyo lang po yan. At saka syempre din makikita natin yung display ng email natin. Siyempre resize natin to, just drag the corner. Drag lang po natin hanggang sa mapunta po sa gusto nyong puntahan. Pwede siya dito. So kung makikita nyo guys sa camera ko, pangit po siya tingnan. Kasi nga, ayan, napakasimple po. Bumili lang po lang ako ng tila na green po. Para po makapag-green screen tayo. So, nakikita nyo sa iba, wala silang background, tao lang talaga, diba? So, ang gagawin nyo guys, punta ka lang po ng camera yan, i-right click nyo lang po yan, punta ka ng filter. Tapos dito sa effect filter, right click mo, tapos mag-add ka lang ng chroma key. Itong, ang useful talaga itong chroma key kasi ito yung kukuha ng background nyo. Yung may green. Yan. So, nawala na yung green dito. Kasi yung green yung key color type ko na gusto kong mawala sa likod ko. Yan. So, nawala na po yung background dito. So, i-close nyo lang po nito. I-close nyo lang po. Tsaka, para mawala itong dito, i-cut na lang natin. So, hold alt na lang. Tsaka, i-cut natin yan. Parang ganyan. Hold. Kung saan yung kasyang-kasya yan. Yan dyan. At saka pati na rin dito. Pwede na. Kung medyo maliit, ilakihan nyo. Ayan. Ayan. So kung makikita nyo meron siyang ganito dito. Yung parang ano. So pwede nyo yung i-right click siya again yung camera. Kayo na yung magtitimpla sa chroma key. Ayan. Para mawala. Ayan. Pwede ganyan. O pag nasobrahan nyo, mawawala. So, depende sa inyo guys. Siguro mas maganda kung mas maganda yung setup nyo kaysa sa akin. So, sa akin okay na yan kasi sample lang naman. Pwede na rin yung camera ko dito. Ayan. So, kailangan na natin ng background. So, sa background guys, kailangan mo ng mga background na no. Walang copyright na mga background. So, search ka lang sa Google, no copyright background,
image yan, pwede na yan, mga image. So dyan mabubuyos yung mga walang ano dyan, walang copyright na mga image. So halimbawa yan, ito po yung gusto ko, yan po na gustuhan nyo, so click mo lang siya. Pagka-click mo dyan, i-right click mo lang, save as mo, para po ma-download do, kahit anong pangalan dyan, sabihin natin, wow. Uy, nasan na ba yun? Nasan nga ba yun? Sa picture siya, sa picture na folder. So, ayan. So, na-download na natin siya. Minimize natin to. Ilagay natin dito. So, ang gagawin nyo guys, paglagay guys, mag-a-add na naman tayo ng source template. Kung ano yung ilalagay natin, i-add natin. So, punta ka lang ng add. Right click mo o dito, pwede rin dito yan. Tapos hanapin mo yung image. Tapos halimbawa background, view background, yan. Pwede na yan. Okay mo, hanapin mo lang, i-browse mo pagkatapos. I-browse mo yung ano. I-browse mo yung na-download natin kanina. So punta tayo ng picture kasi nasa OneDrive picture yun eh. Nasaan ba yun? Yan dito sa picture. And ito po yun. Wow. So, yan. I-okay nyo lang pagka nakuha mo nga. So, nakikita nyo ito. Masyado malaki siya sa ating pang live stream na screen. So, ang gagawin lang natin guys, i-drag lang natin ito. Palitan natin. Ayan. Kasya natin siya. So, makikita nyo guys, nauna siya kaysa ano, sa screen. So, ang gagawin nyo guys, sa ating ano email screen, nauna siya. Ang gagawin nyo guys, itong background, pindutin nyo lang, tapos ilalagay nyo siya sa baba, idadrag nyo. Yan, dito. Yan, nandun na siya sa likod. So, tingnan natin, medyo pangit yung background natin. So, pwede nyang liitan, i-shift nyo, ganun. Ayan, para mas... Oh, nasa sa inyo kung ano po yung gusto nyong background, kung ano yung ano. Yung ano yung gusto nyong mga lalagay dito. Ayan, pwedeng ganyan. Basta kung gusto nyo i-resize, i-hold nyo lang yung shift. Tapos ito i-drag natin. Ganyan lang kasimple guys. So meron ka na pong background. So kung okay na sa inyo yung ano, yung ML, para din na po siya magalaw, ilock na lang po natin pati yung camera, para din na po magalaw, ilock nyo tsaka yung background, para kahit na pindutin nyo po ng pindutin dito, din na po siya gagalaw, di siya madadrag, kasi final na po yan. So yung iba okay na tayo dyan, meron na tayong ano, meron na tayong background. So medyo may quality na po yung ating ila live stream. Sa ang pagkatapos nito is wala po tayong audio po ng ating OBS. So punta ko po ng setting. Pagkatapos mo ng setting is punta ko po ng audio. At saka itong mic, ito yung mic natin na ginagamit ngayon, yung pagsasalita ko, ilalagay natin dito sa ito po yung microphone. OBS. Para meron po tayo, at saka i-apply natin to. Apply din, okay. Hey! Yan, kung makikita nyo, itong mic may gumagalaw na green. So, ibig sabihin, meron na po tayong audio sa ating OBS. So, maririnig na ng viewers yung mga salita natin kasi meron na tayong mic sa OBS. Ayan. Pagkatapos din, guys. So, guys, kailangan lang natin, guys, ng sound dito sa ating ML display kasi nga, wala pag nag, ano kanita, pag naka-live stream ka, tapos yung pangit naman yung mic lang yung naririnig natin. Ah. Kailangan natin ng sound dito sa ating ML display. So, paano nga ba yan? So, ngayon, i-minimize ko muna to.
So ang kailangan nyo lang gawin guys, meron tayo nito. Ito po ay kasama na po dun sa pagbili ng ano bait saka mic condenser. So ito guys, para po ito sa po natin itong jack na to. At saka po ito naman para po sa dun sa bait, dun sa accompanied music. So meron ako ditong isa nakasaksak na, napapakita ko sa inyo. Ayan, accompany ito po. Ito po yung accompany ko. Ayan. So, isasaksak mo lang dyan sa accompanied music ng beat nyo po. At saka, yung dulo nito ay dapat nakasaksak to sa ating phone po. Itong ginagamit kong phone ngayon. Ayan. Pagkasaksak mo dyan, i-close ko muna tong ano, yung camera natin. So, balik natin si OBS. Ayan, kung makikita nyo po, pagpipindutin ko po to, yan maririnig na po nila ng ating mga audience, yung mga ating mga watcher, yung ating Mobile Legends game po. So kung ano pong nilalaro nyo, like PUBG o kung ano yung ano, maririnig na po nila. Yun lang po gagawin natin para po may sounds dun sa ating laro, sa ating live stream. So the next, maglalagay tayo dito ng mga yung nag-follow sa atin. So, ang gagawin lang po natin guys, punta ka lang po dito sa Google Chrome. Then, punta ka po ng Streamlabs. Yan, streamlabs.com yan. So, pagkatapos mo dito guys, yan, mag-login ka lang po. Login mo yung Facebook niyo po kung saan kayo nag-lives. So kung may meron kayong Facebook page o YouTube o Twitch. So sa akin guys is Facebook. So dito tayo magla-login. Yan, login ko lang yan po aking pong Facebook. So pagkatapos mo na login mo na po. So continue lang natin. Continue as Blue Mars. So ito na po yung Streamlabs. Dito po tayo kukuha ng mga alert po. Ayan, so dito po tayo kukuha, like, punta tayo sa all widgets, unahin natin yung mga event list. Yung mga event list, ito po yung mga nag-follow sa inyo, magdi-display ng, nag-share ng live, at kahit na ano, nag-donate, nagbigay ng star, dito po sila. So punta ka lang po sa event list. So, ito na po yung event list. Ito po yung parang pop-up niya. No? So, sa akin guys, ginawa akong 10. So, lagay natin na yung max event natin is 6 lang po. Kumbaga, 6 na pangalan lang yung lalabas sa ating ano, sa ating live stream sa mga nag-follow, nag-like. So, i-save mo lang save setting. At saka i-copy yung pagkatapos yung save, pag continue na kayo, kasi pwede mo naman i-edit to eh. Pwede mo palitan ng kahit na ano ditong kulay ng kanyang background at saka kulay ng text. Ayan, kulay po ng text ito. And background color niya po. At saka yung parang ano na rin niya, animation ito. I font nyo to, font. Tapos yung animation. Ito na yung bahala kung paano po pagandahin yung event list. So, pagkatapos mo na pagandahin guys, so, i-copy mo lang po ito. Tapos, punta ka po ng OBS. Mag-add ka po ng source. Yan, ito. Pwede ka pindutin tong plus. Pero hindi ito, add. So, lagay mo browser. Kasi yung na-copy natin doon, ipipaste natin dito sa browser. So, ilagay natin pangalan dito, event list. So, ito po yung mga nag-follow, nag-share ng live stream nyo. Tapos, dito sa URL, ilagay natin yung URL po na ating na-copy-paste nyo. Yan. Copy-paste nyo lang po. Tapos, okay nyo. Yan, kusang lalabas po yan. Yan. So, lumabas na po siya. Gagawin lang natin is i-resize natin. Kuhanin mo lang natin yung mga sobra dito. So, alt yung pangpakat no, yeah, long press nyo lang kung yung alt, pindutin nyo lang po, tapos i-drag nito para makat po, mawala yung mga, so
sobra-sobra. Tapos shift naman sa resize. So kung ano po yung gusto nyo, and shift nyo po yan pag ganyan. Kung gusto nyo ganyan lang, lagay natin dito. Ayan. So meron na po tayong mga pangalan po ng mag-share at saka mag-like ng ating stream. So ano muna, position mo lang kung saan mo gusto, saan maganda po sa inyong paningin po sa inyong ano. So meron na po tayong event test. So paano ba i-test na, i-test natin yan guys. Tingnan natin kung ano siya. Halimbawa yan. Ito. So i-test natin ng may nag-donate ng, ay may nag-follow. Test natin guys ha. Yan, so si Brumars nag-follow. So lalabas siya agad dito, yan, tingnan nyo. Pag merong test ng star, yan, test tayo ng star. O yan, may nagbigay ng star, Brumars 100 star. Yan. Ganyan lang yan, event list. So kung may nag-follow sa live nyo, ganun din mangyari, lalabas yung pangalan niya. Pwede mo po siyang shout out. Yan po yung ginagawa dyan. And then punta naman tayo dito sa alert natin. Back natin to kasi tapos na tayo dito. So sa alert box tayo. Ito naman yung alert box. Ito po yung mag ano, may lalabas na parang animation na kung sino po yung nagsishare. So ang gagawin nyo lang po dito, kung ayaw mo muna po mag-edit, is gagawin dito, i-copy lang po nitong URL. At ganun po rin gagawin dito dun sa OBS guys. Punta ka ng OBS, mag-add ka din ng browser yon, add ka ng browser, tapos lagay natin ano ba ilalagay natin dito, alert box tayo. So alert box, copy paste mo lang po yung na ano natin, i-paste lang po natin dito. Ayan, so copy lang. So antayin lang po natin, lalabas na yung ano. Ay, di pala lalabas to pag ano, hindi mo na test. So iti-test natin guys. Lita natin, lagay natin dito kung saan nyo gusto. Sa akin okay lang dito lang muna kasi test lang naman to. Ayan. So gawin natin, test natin siya kung ano bang ano lalabas. So ayan, test tayo ng support. Ayan, tingnan natin kung may lalabas dyan ha. Ayan, ayan po yung lalabas tayo. So may mag-tune siya, tapos merong zombie dyan na at saka yung pangalan ng nag-share. So, ano lang natin, punta lang natin dito para mabasa po. Test tayo ulit ng share. So, ganyan po yung... So, ikaw na po bahala mag-edit kung anong gusto mo mga, ano, like sa follow, gusto mo i-edit yung follow, meron pa tayong, yan. So, kung gusto mo follow, gusto mo ibang animation, meron po tayo dito. Dito ka po magpapalit ng text, kasi wag mo na po palitan ito kasi po dito po lalabas yung pangalan nag-share, yung name dyan dito, tapos ito lang yung papalitan mo ng text. At saka sa animation naman, meron po silang mga libre dito. Ayan, pwede ka rin po mag-upload ng sarili mong gawa na mga animation. So sa akin hindi na kasi, at saka sa sounds meron na din dyan. Pwede ka rin mag-anime, maglagay na po ng sounds. Meron silang malibre dito. Saka pwede ka rin po maglagay ng sarili mong sounds nang walang copyright po. Kasi maka-copyright ka po. Malagay mo po yung may copyright na mga alert. So, save nyo lang natin. So, yun po yung gagawin dyan. So, meron na po tayong alert. At saka meron na po tayong event list. So, maglalagay na naman tayo guys ng ating isa yung widgets. Punta tayo sa widgets, all widgets. Tapos maglalagay tayo ng mga yung mga followers yan, follower goal ito. So ganun pa rin yung gagawin guys. Pag gusto mo na ilagay siya sa OBS, gusto mo siya i-edit, ayan. Pagkatapos mo na siya ma-edit, lagyan mo ng goal, amount ng goal mo ng followers. So pagkatapos yan, copy mo lang, lagdag mo lang doon sa OBS dito. Browse mo browser, tapos lagay natin dito
follower goal. Ayan, follower goal, lalagyan po natin dyan. Tapos i-copy paste natin yung ating na copy dun na sa followers. Ayan, so dyan na po, cut na lang po natin. Siyempre press natin yung alt, cut natin dun hanggang ano, dyan. Tapos i-hold shift na lang po, tapos i-resize nyo kung ano yung gusto nyo mangyari dyan. So sa akin, ilalagay natin dito muna para mas simple liitan natin. Ayan. Ay, pwede na rin dito. Ayan. So, meron na tayong follower. At kung gusto nyo lagyan ng mga logo dyan, guys, pwede kayo maglagay ng logo. So, add nyo lang sa logo. Add lang kayo ng image. O video source kung gusto nyo yung mga logo na may animation. Ayan. Pero, suggestion ko lang sa inyo, guys, huwag nyo nang ano, ramihan kasi yung specs ng computer natin is low specs lang, so di niya kayang mag live stream while nagplay ng mga media po. So ang ginagawa ko dito, guys, naglalagay na lang ako ng logo na ano, normal lang, image lang, isang image. Lagay ko na lang logo ang pangalan, kasi kung okay lang kung high specs tayo, lalagay tayo ng maraming video dyan ng mga ano, effects. And pwede ko po ilagay itong ano, tinatrabahuan ko. Lalagay ko po dito sa akin as a free advertisement. Masyado siyang ano, masyado siyang di siya nakikita yung sulat niya kasi masyado siyang light yung background. So ipunta ka lang ng background, pwede mo i-filter yung background, lagay ka lang ng color correction po para po ma yung opacity niya mababaan natin para mas meron bukhang dim siya. Ayan, so medyo nakikita na po yung ating ano. Ayan, so ganun lang pong gagawin, guys. Yan, may music na po sa ano na, sa ano mo. Yan, okay na yung setup na ganyan kasi nga ano lang siya, kumbaga low space lang yung computer natin, so ganyan lang yung setup, napaka-simple lang po. Pero pwede na po yung pang live stream. So the next gagawin po natin dito, tapos na po tayo ng layouts ng ating OBS. Ito po yung layouts ng ating OBS at saka ito po yung madi-display doon sa ating live streaming. So dito tayo magsi-set up ng ating, kasi pag doon tayo sa computer mag-set up ng ating live is mahihirapan po yung computer natin doon. Kasi nga low specs lang po tayo. So ang gagawin natin, dito tayo mag-set up ng live sa ating phone. So punta ka po ng Google Chrome dito sa ating Android or iOS, tapos punta ka po ng facebook.com. Pagkatapos niyan, yun, nakikita niyo yung Facebook natin is naka-mobile view po siya. So ang gagawin natin, gagawin natin desktop site. Ayan, kahit naka-desktop site siya, so mobile pa rin yung blue niya, view na. So ang gagawin natin, punta tayo dito sa taas, tapos edit natin yung URL, edit natin. Ayan, edit natin siya. Lagyan natin ng web, dapat yung im, kasi im in mobile. So palitan natin ng web. Ayan. Tapos go nyo lang po. So kung makikita nyo, guys, naka ano na siya, naka parang sa computer na siya yung view niya. So punta ko lang po dun sa yung punta ko lang po dito sa yung page, yung mga page natin. Punta ko po ng yung page yan. Ito po yung page na pakifollow naman po ng aking page kung sino po yung manonood ng video to. Pagkatapos niyan is punta ka po ng create, wala na pala sila dito. So dito to sa ano, sa ano ba to, dito to pag nagpost tayo dito, create post, ay ito ay hindi, pag tayo mag create post live na diretso tayong live kasi live yung kailangan natin.
Ito pa yung live, create live. Sorry dyan. Ayan, so ito po yung paano po mag-set up ng live. So dito po ako nag-set up sa phone ko para po hindi mabigatan yung computer ko. Di na po ako makapag-open ng Google Chrome dun sa computer. So lagyan po lang natin ng ating title. Halimbawa, lagay ko dito is tutorial streaming tutorial. Streaming tutorial. Ayan, tapos say something. Please follow and share. Follow and share. Subscribe, please. Ayan. Tapos dapat kung ano yung nilalaro nyo, ang dapat dyan is itag nyo. Ito yung game, tag a game. So sa akin, Mobile Legends. So type ko lang Mobile Legend. Type ko lang dito Mobile Legend. Ayan. Tapos pindutin ko lang yan. Ayan. So meron na po tayong title tsaka description. At tsaka natag na po natin yung game. So kung gusto nyo maglagay din po ng ano, ng thumbnail, video thumbnail, yung kumbaga hindi pa po na-play yung ano nyo, video nyo. Tapos ano, gusto nyo lagyan ng thumbnail, kahit anong picture nyo po. Sa akin, meron ako nilalagay dito. Nasa na ba yun? Ito. Yung nilalagay ko bago yung video. So, kahit na, hindi pa na-play yung ano nyo, ito yung magdi-display yung sa thumbnail. Tapos dito magdi-display yung live natin sa OBS, guys. Ayan. Kailangan guys, naka-on din tong ano nyo, use a persistent stream key. Itong stream key po, ito po yung i-copy paste po natin. Ito. Ayan. Use a persistent stream key. Tapos ito pong server URL, ito po yung lalagay natin dun sa ating pantawag na itong ating OBS. So ito pong stream key na to guys, itong ano, i-copy niyo po ito. Copyan niyo po at pagkatapos niyo po i-copy diyan, i-send niyo lang po dun sa mga messenger po. Sa messenger po ng kahit na sino na kapatid niyo, kakilala niyo, yung mga ganun. So sa akin sa kapatid ko na lang ilalagay. Yan. Tapos yung ano naman, wala. Ito lang yan. Andyan lang. Tapos ito din, copy nyo rin yung server URL kasi ilalagay natin yan sa ating ano. Syempre babalik natin yung tagging Mobile Legend. Tapos susayan ng ano, file na ano. So, tapos alagay na natin sa computer yung ating na-copy paste. Open lang natin yung Chrome. Tapos punta tayo sa Facebook. Tapos sa message. Ayan po, ito yung naman message ko po. So copy paste lang po natin tong ano na to.
yan yan yung stream key. Sa control C. Then punta ka po ng OBS. Punta ka po ng setting. Pagkatapos mo ng setting, guys, punta ka po ng stream. Dito mo siya kakopy, guys. Dito. Dito sa stream key. Yan. So nakopy na po siya doon. Yan yung stream key. Tapos yung isa, meron naman ako dito ata naka ano, naka-stop na link. So ito rin yung isa, copy URL to URL. Hindi to stream key po. Copy mo rin, lagay mo rin dun sa OBS. Dito sa taas. Ayan. So apply lang natin. Ayan. Tapos okay. So kung pinindot nyo po ito, guys, yan, start nyo po. Ang lalabas po dito sa ating phone is mag-start na rin po. So ang gagawin natin, guys, para hindi po masama yung na may ganito dito, yung parang may cellphone na nawala. Hindi maayos yung ano pagkalagay. So lagay tayo ng isang essence dito, guys. Essence to. Dito sa essence to, maglalagay lang tayo ng picture as a pansimula. Kung baga intro ng ating live. So lalagay tayo ng image. Halimbawa, ilalagay natin sa image natin na... yan, picture ko. Picture ko lang po muna yan. So, resize ko lang po. Dadrag ko lang po yung corner. Ayan. So, picture ko lang po yung lalagay ko as a simula. So, guys, pag ano na po natin dito, pag pindut na po natin, so mag-start na, tapos na tayo mag-set up, meron na tayong pang live stream, at saka meron na po tayong essence as a pang intro po. So ang gagawin natin dito, guys, pindutin nyo lang po sa computer nyo yung start streaming dun po sa, pero i-close muna natin po yung ating ibang mga, i-clean muna natin yung iba nating mga na-open na, kasi mabigat yan sa computer kasi low specs lang po tayo. Huwag na itong Filmora kasi ginagamit ko as a recorded po sa streaming na to. So, ang kailangan lang po natin dito is ang ating display sa gameplay at saka yung OBS display natin patungo sa ating live stream sa Facebook. So, gagawin natin dito, guys, start na po natin at antayin po natin dito po sa ating Android phone po yung video. So, pag pinindot ko po ito sa aking phone, yung start streaming, silalabas po dito sa, magkoconnect po dito sa aking Android phone, sa aking na setup na live. So, yan po. Ayan. So, nakalive na po yan. Yan po yung simula. Pag ilalagay ko pa dito, pupunta siya dun sa ating, yung ating gameplay na setup. So, ang gagawin nyo, guys, huwag na, ano muna siya, na-connect mo na yon, na-start mo yung streaming dito. Ito po yung naka, ano, naka, sa CPU nyo po. Ito po yung nakalagay dito, CPU 13%. So pag umabot yung mga 30%, guys, maglalag na yung streaming nyo. So kaya itong green naman, ito yung mean good yung streaming mo. Kumbaga, good yung resolution, walang lag kasi green siya. So ito naman yung oras ng paglalive natin. Itong, ano. So wala siyang drop na frame. So, kasi makikita naman dito pag may nakadrop na frame. Eh. So mean pangit po yung streaming. So, sa essence to, ito po yung pang-intro natin. So, ito munang lalabas bago po yung gameplay natin. Pagkatapos nyan, guys, pindutin nyo lang po sa Android nyo po yung Go Live. Ayan. Go Live. So, pag napindut nyo na po yung Go Live dyan, yan, pagkatapos nyo mag-rendering, yan, magsisimula na po yan sa pag-live, guys. Ayan. So, nagsisimula na yan. Nag-notify na po na si Brumars.tv is live now. Streaming tutorial yung title, yung ating na-title kanina. So, gagawin nyo, guys, i-close na lang po natin dito yung Chrome. Habang po yung sa ating OBS studio po is yung intro muna natin, yung essence 2. Tapos, pang-close lang natin yung di natin kailangan dito sa ating phone para po hindi mabigatan yung Android phone po natin. Ayan, so may Mobile Legend na po sa ating phone at hanggang dito ko na lang po i-record po ito para po ma-display po sa ating computer. So sa aking phone, i-stop ko na po ring record kasi hindi po pwedeng naka-record sa phone ko at saka nakagamit din ng ating e-power mirror.
Re-restart lang po natin yung ano natin. Restart muna po natin yung ating repower meron. Total, yung view natin, ito lang naman yung view natin. Hindi pa naman magulo dun. So, restart lang natin yung power meron. So, reconnect lang po natin. Yan. Yung, paano i-reconnect? Yun po yung pinakauna kong ano. Yung nasa video natin ngayon. So, open, pagkatapos nyo open sa computer na i-power meron, open nyo po yung sa inyong phone, tapos meron na po natin, tapos ma-detect po yung ating desktop, tapos meron na po natin, so start now. Ayan, so open po tayo ng ating gameplay po, yung Mobile Legend. So punta po tayo sa ating live stream, at saka punta na po natin tayo sa essence natin, yung main natin. Ayan. So, ayan na. Ito na po yung result ng ating ginawang live stream, guys. Ayan. So, magta-try tayo ng Brawl. Brawl Gaming muna. So, makikita nyo, grabe ang ano. So, meron na tayo talagang 10 to 15k, meron na makakapag-gamit tayo na ang resolution is 720p. So, yan. Napakalupit, di ba? Ayan. So, ganyan mga light dyan dito, guys. Yan. Ano lang yung green screen lang yan. Sa likod mo yung... Pala, sa akin kasi masyadong light lang yung green. So, papalitan natin sa susunod ng dark. Para hindi po maging ganyan pag may ano, may ilaw pa yung ring light natin. Kasi masyado may ilaw. Basta ito na lang. Anata de ba? Kahte nai. Ichimasu. So guys, ganun lang guys. So kung kailangan nyo ng ano, ng music, mag-search lang po kayo sa YouTube. Meron mga no copyright dun. Yun lang po yung background music nyo po. Pero sa akin, ayaw ko ng music kasi ano, gusto ko lang, simple lang.